kanyang dala ng Ocho dito lang sa Pinoy Big Brother Ocho Gold! Alam niyo ba, grabe ang feel sa ating mga kapamilya dahil napaka-overwhelming ng social media nila sa first week! And that's why we say... Thank you! Capital H yun. Pero kung anong nagustuhan natin sa isa't isa. Yun! Dapat sa akin mag-e-end. Pwede ako magsisimula. Kay Tisoy, yung gusto ko kay Risa, no eh. Yung kahit bago yung environment niya, tinatry niya talaga na siya yung mag-adjust. Yung gusto ko kay Achilles, nakikipagkulitan talaga siya. Hindi siya na-awkward sa amin. Ali is a cool dude. Ella Sansan. Si Sansan, yung nagugustuhan ko sa kanya. Gusto ko ko kayo eh. Nagugustuhan ko. Si Sansan, as a mother. Aray! Lovable person siya. Mahal naman natin siya. The top talaga na nakita ko kay Missy, yung family vibe. Yung tandaan mo kung saan ka nanggaling. Kay Christine, wala pa akong masasabi. Alam mo kung bakit. Hindi pa kita kilala ng lubos-lubos. Ayoko magbigay ng comment na hindi ako sure. Oo. Kasi ayoko yung mag-judge ng tao na hindi ko kilala ng lubos-lubos. So, hi, Star Dreamers! Hi! Oh my gosh! Dito sa Camp Starhan, kapag may umaalis, may pumapasok. Oh, at tonight, makikilala niyo na kung sino ang inyong bagong star dreamer na makakasama dito sa Camp Starhan. Kayo nang bahala. Oh, so, iwanan ko na muna kayo at pag-isipan niyo kung paano niyo siya i-welcome. Okay? Bye! Star dreamers, meet... Kurt! Hi, Kurt! Inaasahan ko na you will make Kurt feel very much welcome sa ating Camp Star Hunt. Sino ang gustong mag-tour kay Kurt? Ako! Wala! I think yung voice na lang. Si Ali. Gusto mo ba, Ali? Ako. O, sige. Ikaw mag-tour kay Kurt. Kurt, iiwan na kita. Ikaw nang bahala. Feel at home. Mababait naman ang ating mga star dreamers. So, kayo nang bahala sa kanya. And please make him feel so special. Katulad ng paano namin kayo winelcome dito sa Camp Star Hunt. Okay? I hope na magkakasundo-sundo tayo. Yes, naman! Yes, naman! Kamukha niya si Tony Labrusca. Sadali, sadali. Kailan taon niya na ako? 18. Ay, teka, when is your birthday? October 19. Taga saan ka? Taga Bohol. Oh, sabi ko lang sa'yo. Kurt, taga saan ka? Taga Bohol. Kung mainit ang pagtanggap ng ibang star dreamers kay Kurt, si Sansan, mukhang iba ang saloobin. I'm still holding the thing. First impression ko po talaga kay Kurt is not good. Well, ayoko naman po talagang maging plastic ganun. Kasi first, ano pa lang, parang kakarating pa lang, tinanong agad si Missy na, Miss, gusto mong, tulungan agad si Missy? Kakarating, tapos hindi pa nakapag, ano, parang, well, I get boys, parang ganun. Pero siguro nadala lang siguro sa pagkaalis ni Criza, parang ganun. Kaya siguro my first impression sa kanya is not good talaga. Para tulungan ng star dreamers na mas mailabas ang insecurities nila, bigyan ko yun ng pagkakataon isa-isa para idikit ang kanyang mga notes dito at sapakin nyo lang lahat ng mga insecurities nyo away. Pwede sipa. Pwede suntukin. Pwede sipa, sigaw, release. Lahat ng galit nyo, lahat ng mga insecurities nyo, pulbusin nyo. Not good enough. I think I'm always going to be good enough for my family, hopefully, and disappoint people, that's okay. I'm happy. And failure, I don't really know what to say to you. Just hope you don't come up out of nowhere or something, but I'll get you. Taba. Taba. Comparison, am I enough dito sa taas? Wah! Yoko na. Kaya ako masasabi. So, ikaw lang. Yan lang pinakakulang ko para makompleto ako. Like, love. Yung love mo. Pero di na-provide. Oh. And, yun lang. Walang makeup na yun. Sige, pag wala akong makeup kasi ayoko talaga yung ibang taon sinasabi sa akin na pangit ako, hindi ako maganda, hindi ko gusto ng hina ko. Hindi talaga gusto ng hina ko. Hindi ko gusto ng hina ko. Ali! Hindi naman. Harapin mo. Marapin mo. Lahat naman ng insecurities mo. Bakit?
paborito mo yung ibang tao kaysa sa sarili mong anak, na insecure lang ako. So, isa lang. Okay, buong buhay ko, hinayaan ko na kayo mag-control sa akin. Yung body ko, yung expectations nyo, yung takot na baka ma-fail ko kayo. Dahil sa inyo, nahirapan ako mahal yung sarili ko. Natatakot ako na baka pagising ko isang araw, hindi na ako mahal ng mga tao mahal. Imbes na magalit, magpapasalamat na lang ako. Dahil sa inyo, ganito na ako mag-isip. Hindi ako magiging ganito kung wala kayo. Kaya hindi ko kayo susuntukin. Hihag ko na lang kayo. Thank you. Eh, kayo yung reason bakit ako bumabangon araw-araw. At kayo din yung reason bakit nahihirapan ako araw-araw. Divorce po yung parents ko. I think I was 7 or 6 years old. Even though that happened, my mother is still there supporting me. She never left my side. Sa papa ko, laking pasalamat ko sa'yo dahil kung wala ka, wala ako dito. Paragi mo akong sinasabihan na mahal mo ako. Suportado mo ako. Pero kulang eh. Sobrang sakit kasi lumaki akong parang walang ama. I know in time mawawala din yung pait sa puso ko. Pero sana ay mas mabilis pang dumating. Hi po! Hello! Hi. Oh my gosh! Patay na! Hello! Hi guys! Hello! Hello! So I'm Coach Nikki. I'm a health and wellness coach. Nandito kami ni Coach Culver para tulungan kayo with this week's challenge. Okay, so, kami yung super... Patingin niya ako nakatawag. Diretso tayo doon. So ituturo namin sa inyo lahat ng skills na kailangan nyo. Kasi para sa akin, yung pinaka-importanteng part of being a coach is kaya mong alagaan yung sarili mo enough so that you can also take care of your clients. Gaya na nang sabi ni Coach Culver, kailangan magsimula kayo sa sarili nyo. Meaning, mag-workout din tayo. Maya-maya. Bago tayo mag-decide kung sino yung magiging leader, mag-workout muna tayo. Para sa job this week, kailangan magturo ng dalawang grupo ng Star Dreamers ng 30-minute full body workout sa 15 clients. Pupuntahan ng clients ang dalawang sessions para maikumpara ang performance ng dalawang teams. Tutulungan sila ng coaches na maghanda para rito. Ready? 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4. Peace. Full range. 6, 7. Tama ba binang ko? 8, 9, 10. Ganito, yung homework mo, dahil ikaw naman mas madalas magluto, every time gagawa ka ng breakfast, lunch, or dinner, kailangan may nakahalong gulay. Yun yung kailangan mong i-figure out kung paano mo siya gagawin. We're gonna start with the squat. Habang abala sina Sansan at Ali, sina Chris at Aki, mukhang distracted sa isang tabi. Ano kayang problema nito? Kasi parang biglang, parang hindi siya nakikipag-cooperate kanina, nagtitake time lang siguro para sa sarili. Kung si Sansan, may napansin kay Aki, si Ali. Iba naman ang napansin kay Sansan. Wait lang. Siya po yung leader na bye-bye yung idea. So, parang nahihirapan po ako na pipick up ko yung sinabi niya, tapos sabay iibahin niya ulit, nakasawa nung paulit-ulit na pinapalitan. Bigyan natin ng mga ganito dito. Stoy! Bukas sana, hindi ganyan yung ipapakita nila. Masigla naman na parang matutuwa naman yung mga tao. Imbis na mag-hyper yung tao, gaganyan bigla eh. Aki, tapos sabay po yung gano'n na, happy. Ayaw niyang tumulong mag-choreograph? Yung pinaka-helpful po talaga is Ali. Kasi nga, di ba, meron na siyang karanasan. Parang siya na rin yung leader. Lateral. Grace. Oo nga, Chris, di ba sa'yo nga, no? Kanina pa, sumaya ka! Skola ko. Kayong ma... Handa na ba kayo? Good morning! Good morning, Coach. Maliligo pa lang po. Si, bakit hindi pa nakaligo? Kakatapos lang po ng kamakin. Siya lang ang nakaligo? Double time. Maliligo na rin ako eh. Alam nyo ngayon yung job day nyo, di ba? Bakit parang walang ready? Parang sobrang... Oh, masakit yung katawan nyo, pero magtatrabaho kayo. Ano gagawin natin? Oh no! Workout mode na agad si Coach. Dali, Team Sansan! Job!
medyo naunahan tayo. Yan, ngiti! Energy! Ba't magkakaiba tayo sa timing? Music! Pa-stop ko ng music. Hindi pwede na ganyan yung ituturo nyo mamaya. Sobrang lapit nyo na dun sa job. Baka hindi nyo naiisip kasi na mamaya na to eh. So, ipapahiya nyo ba yung sarili nyo? Hindi. Baka kayo lang din yung mapahiya kung hindi nyo ayusin. Okay? Achilles, I need you to bring in a little bit more energy. If you don't like what you're doing, mag-pretend ka na lang ha. Just for a few minutes that you're really into it. Okay? Ali, the same with you. I'm expecting more from you. Sa apat na to, ikaw yung may background, bakit ikaw yung nalulubog? Chris, also, energy. High five! Okay. Kurt, you have to stop relying on Gabby for the cues. Kailangan alam mo yung choreography. Hindi kayo students, leaders kayo lahat, instructors kayo lahat. So, hindi kayo manonood kay Gabby. Chris, you would get the first beats and then would get lost. What's happening? I just mess up on the steps, especially this part. Takang kalat niyo tignan. Ang gagawin natin? Harap natin kayo ng ganyan? Wala na kayong oras mag-practice, missing kahapon yun. Welcome, Stardreamers! Bago tayo mag-start sa challenge natin, meron na tayo agad na fitness challenge kung sino mauuna. So, step forward, leaders. Pahabaan ng plank. Sino ba nanalo? Siya magde-decide kung sino gusto mauuna. Aso! Diba ya? 1 minute and 5 seconds. 1 minute and 20. Oh, yes! Yes! Okay lang po tayo dyan. Yan, okay. First step, our right foot. This is the time na mag-enjoy kami. Ibibigay namin lahat. Next, 3, 4, 5. So, full range. 1, 2, 3, 4, 5. Yes! So, ready po. Let's do 10. Ready? Go! 1. Si Ali, do alam niya, pag siya napunta sa harapan, galing niya, alam niya yung gagawin. Kaso, parang wala siya sa mood. Kulang siya ng pag-engage sa mga tao. Parang never nga niya ako tinap na, uy, okay ka lang ba? Kamusta? Ano ba gulo? Bakit ganun? Paulit-ulit yun. Opo. Nagugulan ko kasi. So, sobrang tagal na explain mo na yun. Naubos yung oras natin. Kung alam niyo na kung ano yung song, mag-step forward na kayo. Mag-takeover na kayo. Last 2 songs. So, welcome po sa inyong lahat. Are you ready to sweat? Yes! Hindi ko kayo naririnig. Are you ready to sweat? Yes! Yun! I'm Gabby. I'm Kurt. I'm Nikki. And I'm Reese. And we are GG4! Yeah, gawin natin, first of all, is that mag-warm up tayo, di ba? Please raise your right ankle. So, rotate natin. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5. Mukhang pagod na ang clients. Last. Breathe in. 1, 2, 3. Breathe out. 1, 2, 3, 4, 5. Yes! Yes! Coach Nix, ano masasabi mo sa tingin nila, Gabby? So far, impressed ako kung paano nila i-handle yung class. Parang halos lahat sila talagang nag-step up. Na-appreciate ko na yung buong team nagsisimula na nasa harap. Tapos pag may nakita lang sila na kailangan nilang i-correct, tsaka lang sila umalis sa pwesto nila, tapos bumabalik sila. So kumbaga, nandun ang mata ng lahat ng tao nasa harap. Ang tingin ko lang si Kurt, sana medyo mas mag-bataasan niya pa yung energy niya sa pagtutupo. Stardreamers, congratulations! Natapos yun na ang inyong weekly challenge! Alam namin na marami kayong natutunan pagdating sa pag-coach, pero sana may natutunan din kayo na madadala nyo pagbalik nyo sa bahay. There's one attribute na magdi-distinguish sa mga greats at sa mga successful people. It's discipline. So, gusto ko mabuild nyo yung discipline habang bata pa lang kayo.